Magandang araw, ako po si Val at welcome sa Kwentong Musikero. At ngayong araw ay pag-uusapan natin at sagutin natin yung mga tanong ng ating mga kaibigan about recording at live streaming gamit ang sound card. Pwede po yung V8 na una kong nireview or itong sound card na to. Magkapares lang naman sila ng function. So kahit ano po gamitin nyo, same lang yung process. Walang magiging problema. Ilan sa mga tanong ay kung pwede raw ba gamitin ang sound card na to sa paggawa ng demo o yung mga cover song, yung iba mga gumagamit ng gitara, tapos boses, at kung pwede raw ba gamitin sa DAW o yung Digital Audio Workstation, at pa ba, at sa live streaming. Yan, yung mga tanong na nandito ay isa-isa natin nasagutin mamaya. Ide-demo ko ng actual para mas maintindihan nyo. At kung bago ka sa channel ito, please subscribe, like mo na rin, and share para mas marami pang makapanood ang i-share natin sa araw na ito. So puntahan natin yung video. So ang unang setup na gagawin natin ay recording at yung sa live streaming, kung gusto mo mag-live streaming, gamit yung F8 Live or yung V8, pwede rin na sound card na mga gaya nito. Pwede mo siyang gamitin papunta sa mobile phone. So, paano ang setup natin? Ang gamit natin na camera is yung mobile phone ko. Ito yung nakikita nyo ngayon. At yung naririnig yung boses ngayon ay ito, lumalabas sa F8 Live na sound card. So, ang setup natin sa ating F8 Live, dun sa line 1 or line 2, kahit ano dyan pwede nyo gamitin, papunta sa ating smartphone. Then, yung aking mic, nasa input 1, then yung input 2, yun naman yung sa gitara ko. Yung naririnig nyo ngayon, ito po yan, yung voice ko ngayon. Ito pong pangalawang input. Ito po yan yung gitara. Bago nyo i-record or bago kayo mag-live, siguraduhin nyo muna na nakapag-soundcheck kayo para pantay yung volume ng gitara at ng boses. Ang gagawin nyo, mag-set ka ng volume na to. Halimbawa ito, nakaset ako sa volume na to. Then gagawa ako ng ilang mga soundcheck. Mag-record ako ng ilang beses. Tapos pakikinggan ko siya. Then tatandaan ko yung setting na yon. Yun na yung lagi mong gagamitin kasi alam mo na mas maganda yung quality pantay yung tunog ng gitara at ng boses sa setting na yon. Then may EQ, treble mo, bass. Then kung gusto mo mag-live, pwede ka nang mag-live stream na naka-reverb. Yan. So, kapag ready na, testing na natin yung ating recording. Daray ko munang tutugtugin to, walang reverb. Pasensya na kayo sa strings ng gitara ko. Hindi na ako nakapagpalit dahil nga naka-lockdown tayo. So, medyo bingaw na yung tunog ng gitara ko. So kapag nakapag-record na ako, pwede ko siya i-play. Then painggan ko kung ano yung malakas. Malakas ba yung gitara ko? Or mahina ba yung volume ko? Ang boses? Tsaka ako mag-check. Sa gitara na lang ako mag-adjust kasi nga. Dahil nga isa lang yung ating mic volume. Ang pinaka-the best way na lang na magagawa mo is magbabase ka na lang sa lakas ng gitara mo. Kumbaga, kapag nag-set ka ng boses na halimbawa, ganitong set, maganda na yung registro ng voice ko, dito lang ako sa kanya, sa gitara ko magbabawas or maglalakas. Kasi electric guitar naman siya or yung mga acoustic guitar na may mga pickup, may sarili naman silang volume. So doon na lang tayo mag-a-adjust para mag-compensate doon sa boses natin, yung lakas. Try naman natin na i-record naman halimbawa naka-live streaming ako na may reverb. Okay? Ang next naman na setup na gagawin natin
ay kung gusto mo mag-live streaming or mag-recording, gamit naman yung PC. So dito sa ating F8 Live, same setup lang doon sa mic. Pares lang, wala akong binago. Pati sa ating earphone na ginagamit o sa headphone na ginagamit ko. Nasa monitor siya. Ang mababago lang po ay yung USB niya. Bali yung kanina, yung sa smartphone, ando tayo sa Live 1 or Live 2. Sa ating desktop setup naman, dito tayo sa ating charging port magkakabit ng USB papunta sa ating CPU ng ating desktop. At ang gamit ko, ito, yan, yung aking webcam, yan ang magka-capture ng aking video at ang magka-capture naman ng aking audio ay itong F8 Lite. At ito na rin yung pagkakataon para sagutin natin yung mga tanong ng ating mga kaibigan na nag-comment dun sa aking last na video about V8 sound card. Ang tanong nila is pwede ba mag-record gamitin ang sound card sa mga DAW or yung mga digital audio workstation. Ito po yung sagot dyan at gagawin natin yung papakita ko sa inyo, i-demonstrate ko sa inyo kung paano. Pero sa mga hindi po nakakaalam, ang DAW po ay isang recording software na ginagamit ng mga audio producer at ng mga nagsisimula pa lang mag-record-record ng mga kanta, ng mga instrumento, mga beat. Yan. Yun po yung mga DAW na tinatawag. So kung mag-record ako, para ma-transfer lahat ng mga lalabas na audio rito, kailangan ko ng isang DAW. So sa pagkakataon ito, ito yung aking Studio One. Pakita ko sa inyo. Ito yung aking ginagamit matagal na. Kasi reliable siya para sa akin. Tsaka sanay na akong gamitin sa kanya. Bukod sa magaganda yung mga plugins na nakasama rito. So unang-una natin gagawin, mag-open tayo ng aking DAW. Ito na siya. Yung unang window na lalabas ay ito. So pupuntahan muna natin bago tayo magsimula. Siyempre yung audio setup. At para basahin ang ating desktop, yung ating F8 Live. So, paano gagawin? Dito sa Studio One, pumunta tayo, hanapin natin yung audio setup. Sa audio setup, may drop down dyan. Hanapin mo yung driver po ng F8. Ang kadalasan lumalabas dyan is Windows Audio lang. Hindi siya lalabas na F8 or V8. Ang lumalabas lang talaga dyan is Windows Audio. Baka kasi makonfuse yung iba pag nagkabit sila, hindi ko makita yung F8, hindi ko makita yung V8. Subukan nyo lang po yung Windows Audio at gagana po yan. So gawin natin, mag-create tayo ng new song, empty song, pwede nating i-rename. F8 recording. Then okay. So pag nandito na tayo sa window na to, ito yung ating magiging workstation. Dito natin gagawin lahat, yung ating mixing, editing, at kung ano-ano pa. So sa left side, mag-create tayo ng isang monotrack. Hindi ko masyado ipapaliwanag ng yung tungkol sa DAW na ito. Gagawa na lang po ako ng isang video pa. Kasi may nag-request din sa akin na isang kaibigan din na baka pwedeng magkaroon tayo ng tutorial para sa isang DAW. So sa next video po siguro gagawin ko yan. So, nag-create ako ng isang monotrack dito at ang input niya ay 1. At i-confirm natin yung ating level. Hit lang natin yung record. So, may makikita kayong meter sa gilid. Yan. Yan, yung pumapalo na yun habang nagsasalita ako. Ibig sabihin yan, may signal tayo na pumapasok sa ating DAW na nanggagaling sa ating F8 Live. So gaya ng ginawa natin doon sa ating recording at live streaming sa mobile phone, soundcheck ulit tayo, syempre. So test natin, soundcheck muna tayo ng isang soundcheck lang. Tignan natin yung level natin kung pantay na. Hey, 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 check. Check, check, soundcheck, hey. Check, hey, soundcheck, hey. Then painggan natin. Hey, hey, check. Check, check, sound check, hey. Check, hey, sound check, hey.
So kung okay ka na sa level na yan, pwede ka na mag-proceed sa recording mo at subukan natin mag-record. Ganun pa rin, pwede mo pa rin gamitin yung iyong, syempre, yung reverb kung mag-record ka. Pwede mo patayin. Pero sa recording talaga, mas maganda na i-record mo siya ng dry. Gaya nito na gumagamit tayo ng DAW, pinaka the best na i-record mo siya ng dry. Dahil kapag nag-EQ ka at nag-compress ka, gumamit ka ng compressor, hindi madadamay yung reverb kasi dry siya na nirecord mo. Then after mo mag-compress, mag-EQ at kung ano na pang gusto mong gawin sa kanya, tsaka ka lang magdagdag ng reverb mo para mas pino yung maging labas ng iyong audio recording. So para naman po sa mga gusto mag-live streaming gamit yung StreamYard or any other na mga third party na pwede nyong gamitin, OBS, hindi ko alam iba. Ito yung kadalasan na nakikita ko at ito rin yung kadalasan na ginagamit ko bukod sa OBS, yung StreamYard. Ang gagawin lang natin ay pasok tayo sa settings. Pero bago yan, mag-enter muna tayo ng Broadcast Studio. Yan. So pag nandito ka na, at since automatic naman na pumapalo yung aking meter dito ng mic, ibig sabihin, na-detect niya na yung ating sound card. Pero para lang ma-check natin, punta ka lang dito sa settings, sa audio. Yan. Para ma-check mo kung ano yung camera at yung audio na ginagamit mo. Sa audio, ito siya, yung ating audio effect debug. Yan yung sinelect natin. Sa speaker, same lang din. Siya rin. So, makikita mo, may meter tayo. Ibig sabihin, okay yung signal natin. Meron tayong signal na galing sa F8 or any sound card na meron ka, papunta sa ating PC. At pwede mo rin i-test yung iyong sound. Yan, pwede yan. Then, balik ka na sa inyong studio. Yan, so... Ready ka na? Pwede kang maglagay ng effects kung gusto mo. At pwede ka nang tumanggap ng mga requests galing sa mga audience natin na nandiyan. Yeah! Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat at sana'y natutunan nyo yung ating ilang mga step by step na ginawa sa proseso ng pag-recording at pag-live streaming gamit ang sound card syempre. At kung may mga dagdag pa kayong katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa akin. I-comment nyo lang po ang inyong mga tanong, mga suggestions or idea para mas makatulong naman ako sa inyo. At syempre, mas makatulong tayo sa iba. So hanggang sa muli, ako po ulit si Bal at ito ang kwento musikero. Maraming salamat po.